pinag-uusapan ngayon sa social media ang batang ito. Yay! Galing! Yay! Nahanep ang mga galaw sa hard court. Wala Kyrie Irving gumalo. Ano? Magaling yung bata na ito. Handles. Si Justin ba is may possibility makapasok sa map? Court vision. At swag. Ala ay, kairin-kairin ang galawan ay. Ngayong araw, mukhang masusubukan ang husay ng batang Batanggenyong ito. Tinalo po kami ng mga ito kaya babawi po kami ngayon. Dito sa Kalye 11, natuntun namin ang tahanan ng batang tinatawag na Little Kyrie ng San Joaquin, Santo Tomas, Batangas. Ako po si Justin Anastasio, 12, taga San Joaquin, Batangas. Gamit ang kanyang lumang rubber shoes. Maaga pa lang, rekta na agad sa basketball court ang 12-year-old na si Justin. Pa, punta lang ako sa court. Sige na. Pag-awas ko po, diretso na po ako sa basketballan. Minsan hindi napasok, inuuna ko muna ang basketball. Pagising namin ng maga, wala na. Pag misa hinahanap ko kakain, nasa basketball na pala. Uuwi siya, misa na itanghali, misa na hapon na. Dito po ako naglalaro. Sa likod. Dito po ako naglalaro. Dito po ako nagpa-practice shooting, tas dribble, kaya po natututo na sa matatanda, lalaban po sa matatanda. Tanghali po, kapag kami naglalaro po dito, kaya tinatanggal po ang ingay po. Ngayon po, grade 4 po ako, naglalaro po ako ng school. Champion po kami dati kaya ngayon hindi na po makasali. Kung ilang taon na po kasi ako, gusto ko po mag-school. Kaso ang iniisip po lagi po basketball. Pamisa may nagagalit pa ako, talagang pamisa pinagtataguan, talagang hilig talaga po pagbabasketball. Hindi ko po talaga akalain ang talaga gayon ang gagawin ng batang yan. Sa bidyong kuha ng Austin TV Facebook page, na meron na ngayong 8.7 million views. Unang nakita at naipamalas ng 12-year-old na si Justin Anastasio ang kanyang talento. Maging ang sikat na vlogger at trainer na si Coach Ma Bautista na pahanga sa husay ng batang ito. 12-year-old kid na parang Kyrie Irving gumalaw. Kaya kita talaga natin yung talent is one of a kind. Nagulat pala ako nung binibidyoan ako. Nakita ko sa Facebook. Ang laro po nung game po sa Mosquito. Kasi ako lang po nagagawa po dun. Malaki po sa akin, kaya dinidribble lang ko po. Kaya napapalusot ko po sa kanyang bola, malaki po sa akin. Hindi ko po alam na binibidyoan pala ako noon. Ganun kasi ang laro ko sa San Joaquin, para matuwa po ang mga tao din. Nagpapasalamat po ako kay Austin, nagbibidyo sa akin. At hindi sana ako makakabot ng ganito kung wala sa kanya. Nang tanongin namin kung sino ang idolo niya sa pagbabasketball. Favorite ko po si Kalye. Mga dribble po ni Kalye Irving. Nakikita ko po si Kalye sa mga Facebook yon. Ginagaya ko po yung mga galawan niya, yung mga pagganon po. Kaya mga ganon, yung mga training nila. Kaya natututo ko ng mga konting gayon sa kanya. Pang-7 sa 10 magkakapatid itong si Justin. Simple lang ang buhay ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ina, wala nga daw nagtulak kay Justin mag-basketball.
Pero sa murang edad, kitang-kita na ang potensyal nito. Ay, pamis na po, walang bola. Nanghihiram po talaga siya ng bola. Ay, pag nagpapabili po sa akin, ay napakamahal naman po ng bola. Hindi ko naman po maibili. Paano man nakahiligan pala yung basic? Wala po, ako lang po. Sa mga cellphone po, bago nagbola po ako, kahit po mainit, tuloy po din po sa mga basketball. Minsan po, pumunta po ako sa Santo Tomas, naglalaro-laro po doon. Nito nga lang daw nakaraan, nahugot sa isang palaro sa ibang lugar itong si Justin. Natuwa po ako noon, natuwa. Saya ko po noon at may umano po sa akin na daw may kukuha po doon sa akin. Saya ko po noon. Dinayo po siya, nagkaroon siya ng trophy sa Sampo Santa Ana, sampay Santo Tomas po. Kung saan po mong lugar, doon po kami nagulat. Hindi ko na makakalain na siyempre proud po kami na ang batay, hindi ko makakalain na magkakaganyan po. Madalas po ako sumali dito sa Liga ng San Joaquin. Pangarap ko po mag-basketball, makaabot naman ako ng mga ibang lugar, gano'n. Pero dahil madalas angat ang laruan ni Justin sa ibang kabataan dito sa kanilang lugar, hindi na siya pinalalaro. Mga kaibigan ko po sabi din sa akin, matanda na daw po ako at iba daw ang galawan ko, pang senior na po daw. Hindi po ako naniniwala sa ganun-ganun lang. Kaya naano lang po ako na, hindi ko na po sila pinapansin ganun. Nalayo na lang ako. Kaya itong si Justin, mag-isa na lang mag-ensayo. Dito po ako nagpa-practice pag punong-punong po yung gym. Gusto po din mag-practice ka. Malawak, maganda din pepestuhan. Pag naman po sa gym at ang dami po naglalaro, hindi po nagpapalaro yung mga tao doon. Dito, sa kalapit na sementeryo, sa kanilang tahanan, pinapractice ni Justin ang kanyang dribbling skills. Hindi po ako natatakot dito sa sementeryo at dito din po ako pinarakit. Nakakatakot po dito. Kaso hindi po ako natatakot. Yung iba pong tao dito natatakot. Kami po, nakit po kami dyan sa bubong. Para maka-dribble lang po. Dito. Dito po, kagano lang. Nag-drive po ako dito. Sa bubong to. Wala pong nagagalit dyan? Wala pong nagagalit kasi malalayo pong umayari dito. Ngayong araw, magkakaroon ng rematch ang grupo ni Justin. Laban sa team na tumalo sa kanila sa Mosquito Division. Dito po yung video ko kumikat po dito. Yung nakikita niyo po sa Facebook, dito po yun yung sumikat po ako dito. Ito po yung nakalaban ko, kakalabanin ko po. Ito po yung kakampi ko, at ito. Ayun po yung nakakalaban ko. Pero bago ang kanilang laro, napansin namin na may kalumaan na ang gamit niyang sapato sa pagbabasketball. Ayos pa to, kahit luma, madulas lang. Tagal na po sa akin to, bata pa po. Sa akin, nasa akin na po itong sapatos na to. Tagal na po sa akin yan. Nakikira na po. Sinahin na po yan, kaya sirang-sira na po. Put na po yan. Wala na po akong, hindi po ako mabili ng aking mama. Hindi mama masyado po kami mayamat. Kaya sinorpresa namin si Justin ng pinaka-latest na basketball performance shoes ng Jordan brand. Ang Jordan Luka 2. Maya-maya, biglang naging emosyonal si Justin.
Nalaman namin na ito pala ang kauna-unahang pares ng sapatos na original at brand new. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag ka na iyak. Ngayon po po. Ngayon lang. Napalapit tuloy ang ina ni Justin. Kasi hindi niyo po akalay na magkakaroon siya ng sapatos po. Hindi matagal na po sa nagpapabili po, eh siyempre mahal po sapatos po. Paminsan, pagkakagisa sa umaga, nag-ano na siya, pa-basketball na. Nagtsatsaga niya yung sapatos, tapos pinapatahin niya. Panagong 20, pinapatahin niya. Makabawi kaya ang grupo ni Justin? Ngayon, babawi po kami sa team na to. Tinalo po kami ng mga to, kaya babawi po kami ngayon. Ano po kami, 16-8. Nasarapan po sa paglalaro. Magaling po. Pero bukod sa regalong natanggap ni Justin, meron daw talagang isang hiling ang kanyang anak. Yun nga po, sakali po gusto po niyang ma-imate po. Ma-imate po. Ganang paborito niya daw po yun talaga eh. Kaya ibinyahin na agad namin itong si Justin papuntang Hoop Escort sa Quezon City para ma-meet ang kanyang idol. Ang team captain at point guard ng Imus Bowlers sa Junior MPBL. Ang ating ka-Hoopex na si Kalye Irving. Masaya ko po makakita ko si Kalye. Ngayon lang po ako makakaluwas sa Maynila. Basta makita ko lang po si Kalye. I'm gonna be better. Ilan taong ka na? Sabihan. So ngayon mga ka-Hoopex, kasama na nga natin yun si Justin and itatry nga natin yung galing nito dito sa Hoopex Court sa mga kabataan dito ngayon lalaro. Handa ka na ba?
tulad ni Justin, nag-viral din ang mga video ni Kalye nung kabataan nito. Pinakitaan ng Little Kyrie ng San Joaquin ng kanyang mga moves ang kanyang idolo. So ayun mga ka-Opex, papakitaan nga pala tayo ni Justin ng mga galawan niya. Pakita mo, let's go! Iba na talaga yung dribbling skills na itong batang to. Angat na angat. At para lalong mas mag-improve ang dribbling skills ni Justin, tinuruan na rin ito ni Kalye ng kanyang mga drills. Dadampot yung mga diba? Tapos dampot na pa ganyan. Tingnan natin. Ito, medyo advanced na itong dribbling drills natin kasi dalawang bola siya. Pero pag sinanay mo, sure ako na talagang mas gagaling ka pa sa pagdi-dribble. So, ito naman ituturo ko, isang bola lang. Double behind the back siya, shake and bake, ito yung tawag. So, ito sa mga ginagawa ni Kyrie. Okay. Pag behind the back, ganyan. Tapos behind the back, tapos leg up. Try mo yung parang gato. Yan. Yan. Nakipag-1v1 din itong si Justin sa kanyang idolo. Galing. At dahil maraming napahanga sa talento ng batang Batanggenyong ito, marami ang gustong sumuporta sa kanyang paglalaro. Justin, gumayo ka ako ng Manila para ibili ka ng mga sapatos. Ganun kita kamahal. Kahit magkakaibang size, binili ko para sa'yo. Keep safe. Hangad namin na magtuloy-tuloy ang improvement ni Justin sa kanyang pagbabasketball. At sa mahigit 50 million users all across our social media platforms ang naaabot ng ating programa. Naway mas dumami pa ang suporta sa batang Batanggenyong ito. Para sa akin po, kung anong gusto niya po, siyempre po, hindi ko po kasi maano sa bata kasi ito yung hiling niya talaga basketball po. Kung sakali pong ma-offer po, edi mas maganda po, okay po yun. Proud po naman po kami doon. Kasi para din po yun sa kanya po. Yan na may pagkakatiwala namin. Dahil sa mga dumaraming basketball content creators ngayon sa social media, hindi malabong may madiskubre na namang batang Pinoy sa susunod na mga araw.
Matapos mag-banding ang dalawa, mukhang masusubukan ang husay ng batang Batanggenyong ito. Nasaan yung bata? Hindi lang umagalaw na ngayon. So ngayon mga ka-UPEX, magkakaroon tayo ng 4v4 dito sa UPEX court. And ito, titignan nga natin itong mga galawan ng mga bata na ito. Dalo-dalo si Justine. Ayan, and yung kamatchup niya, syempre si... Ayan, ano pangalaman? Boy Mendoza po. So, ilang taong ka na nga pala? 12 years old po. Yun, so 12 years old nga pala to. Kaya match na match itong dalawang to. Tignan natin yung matchup nila. Let's go. Umpisa pa lang ng laban, mahigpit na agad ang depensa nitong si Boy. Yeah.
sa last 2 minutes. Mas tumindi pa ang tapatan ni Justin at Boy. Solid yung matchup nila ni Boy at ni Justin. And talagang mga batang mama. Si Boy, grabe, gulang na eh. Bata pa, gulang na yan. Pero magaling pareho, grabe rin si Justin. Ginawa ni Justin. Yung shooting sa labas, nakita niyang hindi niya kayang pumasok sa loob niya malalaki. Ginawa niya shooting siya. So napakasaya lang makipaglaro dito sa mga kabataan na tulad nila dahil dating bata ako, nakikipaglaro lang din ako sa mga matatanda para maging maayos yung laro namin. Last din yung batang. Hindi na umagal na ngayon. So dahil wala akong jersey ngayon, ito na lang yung bibigay ko sa'yo, Apex T-shirt. Pirma na rin natin yung set. Masarap naman pakaramdam ko na kalaro niya ko si Kanini. Galing ako palagi sa mga laro ng bintang sa kayo. Mga kaibigan mo? Andro pa siya yung test ni Mang Omar. Andito po kami ngayon sa San Joaquin. Viral po yung batang magaling. Andito po ang mga marites. Tayo, gado maingay. Maingay.